Welcome to Ekklesia in the Home. Ngayon po ay aawitin natin Shepherd of My Soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul will be my guide. Sa kapanahunan po natin ngayon na napakarami na nating natitinig na mga tinig, ano-anong mga salita na sometimes nakakapingin po at hindi na natin malaman kung sino pa yung ating susundin, susundan ngayong pong gabi. Pag-aaralan po natin kung sino ba ang tama natin. Saan ba tayo pupunta? Sino ba ang ating pupuntahan? Being the shepherd of my soul, He will be our guide in our lives. Mag-umbisa po tayo at manalangin po tayo. Aming Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami ngayong gabi. It's another miracle in our lives po na kami po ay buhay, kami po ay nasa aming mga tahanan, kasama po namin ang aming mga kapamilya. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa amin. At kung meron naman po kami mga kasama na ngayon ay nasa pagsubok at dumaranas ng karamdaman, kabalisahan, Panginoon, Ikaw pa rin po ang aming inaasahan. Ikaw pa rin po, Panginoon, ang aming pakikinggan. Ang tinig mo, O Diyos, ang aming susundan, O Diyos. Ngayong gabi, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. We are humbling ourselves into your presence, Lord, tonight because we acknowledge, Lord, that you are here in our midst. Salamat sa presensya mo at madidinig mo kami, Panginoon, sa bawat panalangin namin. Madidinig mo ang aming paghingi ng tawad. Madidinig mo ang aming pagpapakumbaba, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na kung kami ay hihingi ng tawad, Ikaw ay magpapatawad at lilinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Thank you, Lord God, for the opportunity, Lord, na lagi kaming nakakahingi ng tawad sa iyo, Lord God, at ang pagpapatawad mo ay laging nakalaan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ka nakatingin dun kung sino kami, kung anong nagawa namin sa iyo. Hindi nakatingin ka sa laman ng puso namin, O Diyos.
taus-pusong lumalapit sa iyo ngayong gabi. Panginoon, umpisa pa lamang, O Diyos, at tagpuin mo na ang aming mga pangangailangan. Touch our lives, Lord God. Touch our hearts, Lord. Hipuin mo na kami ngayong pa lamang, umpisa, Panginoon, sa aming pagsamba. Mangusap ka na po sa bawat isa sa amin. Hayaan mong isang tabi namin lahat ng aming alalahanin, lahat ng aming takot at pangamba. Hayaan mo, Panginoon, na ma-welcome ka namin sa aming mga puso't isipan at madinig namin ang tinig mo ngayong gabi, Panginoon. Ano man ang gagawin ng kaaway o ginagawa ng kaaway, hawiin mo po itong lahat, Panginoon, upang madinig namin ang iyong mga salita. Let your voice be heard, Lord God, this evening, in the name of Jesus. Any disturbance, anything na gagawin ng kaaway, sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. And let your word be preached, Lord God. Let your message be sent, Lord, in each one of us, Lord. Maraming salamat po. Ikaw po ang manguna sa atong Espiritu mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po at nawa ang bawat isa ay nakahanda na para makinig sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang ating pong pastor ay nakaready na. Let's hope and pray na ready na po yung voice niya para ibigay po sa atin yung salita ng Panginoon ngayon. Magandang gabi ho sa inyong lahat. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong binigay niya sa akin. I hope makapag-deliver ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito ng walang gaanong ubo. Joke lang po. Sige po. Alam niyo, ngayon pong panahon na ito ay malapit na ang eleksyon. Next year, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon at dahil po doon, marami ng mga lumalabas na mga candidate na nagtatangka o nag-a-aspire na manguna sa ating bansa. Napakahalaga po na sa nalalapit na eleksyon, ngayon pa lamang ipanalangin na natin na naway magkaroon tayo ng mga leader na talagang ika nga ay mapagkakatiwalaan, leader na pwede tayong i-lead, mga leader na talagang merong prinsipyo, paninindigan. Kaya nga sa gabing ito, nararapat lamang po na muli tayong mag-aral ng kanyang salita at medyo related po yung ating topic sa gabing ito dahil ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa isang leader, no? The leader you can trust. So, importante po sa isang leader ay yung kaya mong ilagak ang iyong pagtitiwala. Napakahalaga po na meron kang tiwala sa iyong leader, sa iyong namumuno. Yung ating pong pag-aaralan ay nasa John chapter 10. 1 to, sikapin natin, 1 to 10, pag-usapan natin sa gabi na ito. Pero bago po yan, gusto ko pong malaman ninyo na as far as the original manuscript is concerned ng Bible, ito po ay walang chapter at walang mga verses. So ito po ay parang isang tuloy-tuloy na kwento. Okay? Ngayon, bago natin mapag-aralan yung chapter 10, 1 to 10, ang context talaga nito, nung ang ating Panginoon ay nagpagaling ng isang tao na kung saan na itong taong ito ay isang pinanganak na bulag. At dahil doon, nagkaroon na naman ng controversy na kung saan bakit ang Panginoon daw ay nagpagaling during Sabbath. At to make the long story short, na excommunicate sa synagogue itong lalaking ito dahil naging follower siya
ng ating Panginoon. Dito sa John chapter 9, 35, nung nabalitaan ni Jesus na itong lalaking ito ay itinaboy, na excommunicate sa synagogue, hinanap ni Jesus itong lalaking ito at sabi niya, "Do you believe in the Son of Man?" He answered, "Who is He, Lord, that I may believe in Him?" Jesus said to him, "You have both seen Him," kasi nga nakakakita na siya, "and He is the one who is talking with you." Okay? So nagpakilala ang ating Panginoon dito sa lalaking ito na siya'y nakikita mo at katunayan sa oras na ito, kausap mo siya. Okay? He's referring to the Son of Man. Ngayon, ang naging reply nung lalaki, sabi niya, "Lord, I believe," and he worship Him. So makikita natin ang naging response nitong bulag na ito na nakakita nung nakilala niya kung sino yung anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, he worship him. Okay? So yun ang naging tugon niya. Sumamba siya sa ating Panginoong Kristo. Dito natin makikita na in-reveal ni Jesus yung kanyang deity, yung kanyang pagka-Diyos na siya ay he is one who is worthy to be worship. Okay, he is the one to worthy to be worship. Subalit, gaya ng kinuwento ni Sister Olive, kapag kami mga magagandang ginagawa ang Panginoon, eh merong hindi natutuwa. Okay? At yun nga po yung mga Pharisees, ano? Itong mga religious leaders, itong mga scribes and Pharisees na kung saan hindi sila natuwa sa ginawa ng ating Panginoon dahil ang tingin nga nila kay Jesus, isa siyang violator ng Sabat. At sinasabi nga nila, si Jesus ay isang makasalanan at hindi talaga sinugo ng Diyos. Ngayon, tsaka itinuloy ng Panginoon yung kwento patungkol sa John chapter 10, 1 to 10. Actually, hanggang yung kwentong ito ay hanggang verse 29. Okay, sa chapter 10 hanggang 29. So makikita natin, tuloy-tuloy po yun na nagkwento ang ating Panginoon. So, sa gabing ito, mga kapatid, gaya nga ng aking binanggit, sa pagtuturo ng ating Panginoon, gumagamit siya ng tinatawag na everyday example, no? Para makapag-communicate ng katotohanan sa mga tao, para mas madali siyang maintindihan ng mga tao. So, gumamit siya ng pangkaraniwang pangyayari, pangkaraniwang nagaganap sa kanilang kapanahunan. At yun nga po, dahil nga po isa siyang guro, isa siyang mahusay na guro, lagi siyang gumagamit ng mga illustration para lalong maintindihan ng mga tao yung kanyang mga itinuturo. No, nung kami po ni Sister Olive ay nagkaroon ng pagkakataon na makarating sa Israel, meron talaga kaming literal na nakita na mga shepherd, no? At itong mga shepherd na ito, talagang ginaguide nila talaga yung kanilang mga tupa. At dito nga po makikita natin si Jesus sa kwento niya ay gumamit po siya ng mga metaphor. Okay? Inihalintulad niya yung kanyang sarili sa mga shepherd. Okay? So makikita natin yun yung isa sa ginamit ng Panginoon na metaphor, no? Actually, dalawa po yung metaphor na ginamit ng Panginoon dito. To describe about himself, tinawag niya yung kanyang sarili na shepherd at tinawag niya yung kanyang sarili na the gate or the door, no? I am the gate or I am the door. So, yun po yung dalawang metaphor na ginamit ng Panginoon dito. Una, shepherd. Pangalawa, yung gate. Or I am, sa ano ba sa translation mo?
Sa akin kasi ang ginamit na translation ay 7 and 9. Sabi sa verse 7, truly, truly, I say unto you, I am the door. Okay? I am the gate. Sa NIB, I am the gate. Okay? Ngayon, sa gabing ito, mga kapatid, so since si Jesus, sa kanyang pagtuturo, gumamit po siya ng metaphor, okay, natutuhan namin sa seminary na the meaning is in the metaphor. Okay? Pag gumamit si Jesus ng isang metaphor, kailangan maintindihan natin anong connection nung metaphor na ginamit ni Jesus. Hindi po pwedeng gumamit siya ng metaphor pero walang kinalaman yun sa kanyang sarili. So, dahil inihambing ni Jesus yung kanyang sarili sa isang shepherd at inihalintulad ni Jesus yung kanyang sarili sa isang door, napaka-importante po na maintindihan natin yung dalawang metaphor na yon sa gabing ito. So, gaya nga nung aking nabanggit, mga kapatid, no, napunta kami ni Olive ng Israel, nakita namin talaga, meron kami isang lugar doon pinuntahan na talagang disyerto siya. Okay? Hindi kami hindi po ito sa city. Talagang nasa may gawing bandang norte po ito at ng Israel. At naging disyerto po ito. At nakakita nga po kami ng mga shepherd na nagpapastol doon sa kanilang mga tupa. At the same time, meron kami isang lugar na pinuntahan doon na yun daw ay isang cave na kung saan kapag masungit ang panahon, yung mga shepherd, doon nila dinadala yung kanilang mga sheep na nagsisilbing shelter nila, lalong-lalo na kung hindi maganda yung panahon. So, sa context na ito, makikita natin si Jesus gumamit nga po ng dalawang metaphor. No? Basahin natin. Sister Oli, pwede bang pakibasa mo sa amin yung John chapter 10, 1-9? John chapter 10, 1-9. The good shepherd and his sheep. Very truly, I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but Pharisees did not understand that he was telling them, Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pastures. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have full. They have life and have it to the full. Amen. So dito na makikita natin, mga kapatid, si Jesus, diniscuss po niya yung relationship between the sheep and the shepherd. Kasi nga po yung shepherd, okay, yung mga shepherd, namumuhay sila kasama ng mga sheep day and night. Talagang 24/7 itong mga shepherd. Binabantayan po nila araw at gabi itong mga sheep na nasa pangangalaga nila. Kaya napakaganda po nung model na ibinahagi ng ating Panginoon. So the shepherd always seeks the safety, the security, especially yung sustenance o yung food and drink ng
kanyang mga shepherd. So ganito inilarawan ni Jesus yung relationship between the sheep and the shepherd. So yung welfare lagi ng sheep ang nasa isip ng isang shepherd. So pag-aaralan natin sa gabing ito yung ilang katangian ng mga sheep, no? At sa kanyang relationship doon sa kanyang shepherd. Number one, the sheep listen to their shepherd's voice. So napakahalaga po nito na bilang mga, yung pong sheep dito, tinutukoy ni Jesus yung mga follower. Yung mga follower. Katulad nung blind man na pinagaling ng Panginoon, naging follower na ni Jesus itong taong ito dahil sabi niya, I believe. Hindi lang niya I believe, kundi he worshiped the Lord. So, isa sa naging follower ng ating Panginoon ay itong lalaking ito na ipinanganak na bulag, subalit pinagaling ng ating Panginoon. So, the sheep listen to their shepherd's voice. Verse 3, sabi nito, the gatekeepers open the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him. Now, ito po ay literal. Nang literal na kung saan, ang isang sheep, talagang wala siyang ibang pinakikinggan kung hindi yung tinig ng kanyang shepherd. Meron lumabas sa YouTube, parang experimental. Totoo po yun. So, kung gusto po ninyong i-check yung mga sheep, talagang nakikinig lamang sila dun sa boses ng kanilang shepherd. So, bilang isang sheep o isang follower ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan marunong tayong makinig sa kanyang tinig. Yun po ang isa sa karakteristik ng follower ng ating Panginoon. Dapat tayo bilang mga sheep ay nakikinig sa tinig lamang ng ating shepherd, at yan ay ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng sinabi ni Sister Olive, ano? Nowadays, napakaraming voices, no? Na lumilikha ng noise, lumilikha ng ingay. Maraming mga voices ka maririnig. Pero, importante, lalong-lalo na sa panahong ito, na very chaotic, isa lang yung ating pinakikinggan. At ang ating pinakikinggan ay walang iba, kundi yung ating good shepherd, none other than the Lord Jesus Christ. Pangalawa, mga kapatid, the sheep are led out by being called by name. So napakahalaga rito yung relationship talaga ng shepherd sa kanyang sheep, na kung saan hindi lang ito kilala at tinatawag sa pangalan. So halimbawa, no, siguro bilang isang shepherd, meron siyang kanya-kanyang tawag doon sa mga sheep niya. Halimbawa, 100 yung kanyang mga sheep, na kung saan bawat isa sa kanila meron siyang pangalan, no? Halimbawa, ito si Kulot, o ito si Pandak, ito si Makulit, ito si Charming, ito si... So may mga pangalan itong mga shepherd, itong mga sheep na ito, at kilala siya by name. At ang sabi ng Banal na Kasulatan, sabi nga dito sa ating text, ano? He calls his own sheep by name and leads them out. He calls them by name, no? He calls his own sheep by name and leads them out. Yun ang sabi sa verse 3. So makikita natin yung intimacy, yung close relationship ng shepherd doon sa kanyang mga sheep. Kilala niya at alam niya yung bawat, hindi lang yung pangalan, no, kundi even yung kakatangian, even yung mga, siguro, even the strength and the weaknesses of the sheep. At hindi lang yun, na kung saan, meron talaga siyang personal relationship, personal touch dun sa kanyang mga sheep. And third, the sheep follows, the sheep follow as the shepherd leads the way. Okay? Kaya nga sabi rito, verse 4, after he has gathered his own flock, he walks ahead of them. Okay?
dito natin makikita na yung mga sheep, lagi silang nakatingin doon sa kanilang shepherd. At kung saan pumunta yung shepherd nila, susunod sila. Okay? Kasi nga yung shepherd nila laging nangunguna sa kanila. So ito yung picture na ipinakikita rito na laging ang nagli-lead sa kanila ay yung shepherd. Sabi nga ng Bible, no? He walks ahead of them. Naalala ko nung nasa seminary ako, no? Isa sa definition ng leadership. A leader is someone who knows the way, who leads the way, and goes all the way. Yun daw ang isang leader. No? Kung ikaw ay isang leader o isang pastor, you know the way, you lead the way, and you goes all the way. So, because the sheep follows, no? As the shepherd leads the way. So, ito po isang larawan na kung saan talagang ang mga tao sa panahong ito ay naghahanap sila ng someone whom they can follow. Okay? Naghahanap sila ng isang tao na maaari nilang sundan. So, nangangailangan, maraming mga tao ngayon sa panahong ito ay naghahanap ng leader nila na maaari nilang pakinggan at maaari nilang sundan. Kasi yun ang isang katangian ng isang sheep. The sheep follow as the leaders or as the shepherds leads the way. And then, number four, the sheep will never follow a stranger. Isa po ito sa katangian ng isang sheep, no? Ang mga tupa, hindi po siya nakikinig sa mga hindi niya kakilala. Kung hindi ikaw yung kanilang shepherd, hindi kanila pakikinggan. Kaya nga, dito makikita natin, sabi sa verse 5, they won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. Alam nyo, especially nowadays, ano, marami pong mga nagpapanggap ng mga pastor o mga nagpapanggap ng mga leader. Pero, yun nga po. So, dapat kilala mo talaga yung boses ng iyong pastol. No? Yung boses ng iyong pastol, yung boses ng iyong shepherd. At doon ka lang makikinig. So, ito yung magsilbing warning din po sa ating lahat, mga kapatid. Dapat kung kinikilala natin si Jesus bilang ating mabuting pastol, dapat yung boses lamang ng ating mabuting pastol ang ating pinakinggan. So, again, ito yung layunin kung bakit ipinakita ni Jesus yung relationship ng shepherd doon sa kanyang mga sheep. So, importante na ang mga sheep, okay, ulitin ko lang, the sheep listen to the shepherd's voice, the sheep are led out by being called by name, the sheep follow as the shepherd leads the way, and the sheep never follow a stranger, instead they will run away from him. So, yun po yung naging description dito ng relationship between the shepherd and the sheep. Ngayon, sabi dito sa verse 6, ano? This figure of speech, Jesus spoke to them, but they did not understand what those things were which he had been saying to them. Sino yung hindi makaintindi? Ang tinutukoy dito po ni Jesus ay yung mga religious leaders, no? Ang hindi nila maintindihan kung ano itong mga figure of speech na tinuturo ni Jesus. So, ang ginawa ni Jesus, para maintindihan lalo nila, gumamit siya ng another metaphor. At yun nga po, yung sa chapter 10,
verse 7 to verse 9. So, ano po yung sinasabi rito sa verse 7 up to verse 9? Sabi rito, Jesus said to them again, "Truly, truly, I say unto you, I am the door of the sheep." Okay? Kanina, pinakilala niya yung kanyang sarili na, "I am the shepherd." Ngayon naman, pinakilala niya yung kanyang sarili na, "I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them." Verse 9, "I am the door. If anyone enters through me, he will be saved, and he will go in and out and find pasture." Ngayon, makikita natin, no? Huwag tayong malilito, mga kapatid. Merong transition dito. Si Jesus, in-identify niya yung kanyang sarili, una, being the shepherd. Doon sa kanyang relationship sa kanyang mga sheep. Okay? Yung kanyang mga follower. Ngayon naman, binabanggit niya, gumamit siya ng another metaphor na kung saan sabi niya, "I am the door." Okay? "I am the door of the sheep." Gaya ng aking kinukwento kanina, no? Meron kaming isang lugar na pinuntahan, I think sa may gawing Nazareth. Okay? Wherein, nakita talaga namin, merong isang cave na kung saan, pumasok kami doon sa cave. Maluwang din yung cave, ano? Kaya ang siguro mga 100 sheep na nahandun sa loob ng cave. Tapos, meron po talagang maliit na gate. Literal, na meron talagang gate. Ngayon, makikita natin, ano ang relationship nung gate na yon? Gano'ng kahalaga yung gate na yon dun sa mga sheep? Kaya sinabi ni Jesus na, "I am the gate of the sheep," or "I am the door of the sheep." Alam nyo, itong mga sheep po na ito, unang-una, tuwing hapon, papasok na po sila doon sa door na yon. Isa-isa, papasok sila doon sa, ano yun, pangunahan sila ng shepherd. Sa umaga po, makikita nyo, nakapila na sila doon sa gate na yon. Kasi nga po, mahalaga po yung gate na yon. No? At merong sinisignify yung gate na yon. Basta pumasok ka na doon, maraming maaring magandang nangyari. Kaya nga, dito, sa gabing ito, so si Jesus, diniscuss niya yung relationship ng gate at saka yung relationship ng mga shepherd, no? Ano ba ang sinisignify ng gate? Una, mga kapatid, gate signifies salvation. Okay. Sabi ni Jesus, ano? Verse 9. "I am the door." By the way, dalawang beses inulit ni Jesus. So alam naman natin, kapag inulit-ulit, ang ibig sabihin, emphasis. In-emphasize niya, sabi niya, "I am the door. If anyone enters through me," verse 9, "he will be saved." Okay? So, "he will be saved." So, "those who come in through me will be saved." Kasi nga po, yun ang sinisignify ng gate. Gate signifies salvation. So, si Jesus yung gate, meaning salvation is in Jesus. Sabi niya, "I am the gate." No? Salvation is provided through Jesus Christ as the gate. It is also available to those who enter through Him. So walang ibang gate, walang ibang pwedeng makapasok kung hindi sa pamamagitan ng gate. So sabi niya, "I am the door." Hindi kayo po pwedeng sa iba dadaan. Katulad ng mga sinasabi rito sa sa verse 1, sabi dito, "I tell you, anyone who sneaks
over the wall of a sheepfold rather than going through the gate must surely be a thief and a robber. So dito makikita natin merong sharp contrast. Sabi niya, ako yung gate. Ako lang yung pwedeng daanan ninuman. Yung iba na nagtatangka na dumaan dun sa wall, aba, mag-ingat kayo sa mga taong ito. Sila yung mga magnanakaw, they are considered thief and a robber. Kaya nga, si Jesus, siya yung gate. At yung gate nga po, sinisignify nun, salvation. No? Salvation. So, but it is only available to those who enter through Him. Salvation is conditional on entering through Him as opposed to seeking other ways of getting into God's presence. So makikita natin, ganun kahalaga yung gate. Walang ibang makakapasok kung hindi ka dadaan dun sa gate. Parang sinasabi ni Jesus, I am the way, I am the only way, and there's no other way beside me. Kaya nga, tama po yung sinabi ng Panginoon later sa John chapter 14, verse 6 na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? So, pangalawa po, una, gate signifies salvation. Pangalawa, gate signifies security. Ano sabi ng Bible sa verse 9b? Sabi dito, I am the door. If anyone enters through me, una, he will be saved and they will go in and out. So, dahil dun sa gate na yon, yun yung magsisilbing security mo na that's the only way to go in and to go out. Okay? Yun yung picture na ipinakikita nito. Na as long as yung gate na yon ay naroon, meron kayong way para pumasok at meron kayong way para lumabas. Okay? So, mahalaga po yung gate na yon, no? The one who enters through him will find his way that is absolute, safe, and secure. So, makikita natin, through Jesus, we will be protected. So, makikita natin, nagsisilbi yung gate na yun as a protection. Okay? Anytime na ikaw ay pumasok doon sa gate na yun, malaya ka makakapasok. So, merong mga doktrina na lumalabas na yun daw yung sheepfold daw ay yung church na kung saan pagka-anib ka nila, you are safe and secure. Hindi po, do not force the metaphor. The metaphor na sinasabi lang dito, si Jesus po yung ating safety, si Jesus po yung ating security, si Jesus po yung ating salvation, mga kapatid. Kasi siya po yung gate na nagre-represent ng salvation, nagre-represent ng security. And last but not the least, gate signifies satisfaction. Sabi ng banal na kasulatan, verse 9 pa rin. Okay? Sabi rito, if anyone enters through me, he will be saved. He will go in and out and find pasture. Okay? In other words, sinasabi ni Jesus, he who comes to me will never go hungry. Will never go thirsty. They will eat to the point of satisfaction. Alam nyo, ito yung picture na ipinakikita ng Panginoon dun sa mga nauna niyang parable. Okay, di ba dun sa una niyang parable, naalala nyo, nung ang ating Panginoon ay sinabi niya, I am the living water. Dun sa babae, I am the living water. Na anyone who drinks will never go thirsty. Okay?
Pangalawa, doon sa nagpakain ng Panginoon, ng feeding of the 5,000, makikita natin doon yung mga tao. Sabi ng banal na kasulatan, no? Eat all you can, yung kanilang kinain. At inga, ang sabi ng banal na kasulatan, they all be filled. Oh, filled sila lahat, nabusog sila lahat. In fact, nagkaroon pa ng leftover. Okay? So, totoo po yung sinabi ng Panginoon na he who comes to me will never go hungry. So, makikita natin yung picture na pinakikita rito. Yung gate, no? Yun ay nagpo-provide ng salvation, nagpo-provide ng security, at nagpo-provide sa atin ng satisfaction. Kaya nga, dito po natin makikita, mga kapatid, na si Jesus, ganito niya dinescribe yung ganito niya dinescribe yung kanyang sarili dun sa kanyang relationship sa kanyang mga follower. Kung si Jesus ang inyong shepherd, dapat makikinig tayo sa kanyang voice. Kung si Jesus ang ating shepherd, dapat susunod tayo sa kanyang leading. Okay? Kung si Jesus ang ating shepherd, kailangan nating sumunod sa kanya at hindi tayo dapat susunod to anyone else except him as our shepherd. Ngayon, ganun din. Sinabi niya, he is the gate. I am the door of the sheep. Meaning, si Jesus lamang yung makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Si Jesus yung makapagbibigay sa atin ng safety and security. He's our protector. At then makikita natin, si Jesus din yung makapagbibigay sa atin ng satisfaction dahil siya yung ating provider. Siya yung makakatagpo ng ating mga pangangailangan. Kaya nga, sa gabing ito, mga kapatid, no? Ang mahalagang tanong na dapat nating sagutin sa gabing ito. Una, ano ang iyong kaugnayan sa ating Panginoon? Ikaw ba ay masasabi mo na sa iyong sarili na ikaw ay isa sa kanyang mga follower, isa sa kanyang mga sheep? Siya ba ang iyong kinikilalang shepherd sa iyong buhay? So napakahalaga yung relationship mo sa iyong shepherd, no? Kaya nga dito makikita natin, binigyang diin ni Jesus yung kanyang relationship sa kanyang mga sheep. At dun sa door naman, makikita natin ito yung mga benefit and blessing na maaari nating matanggap kung tayo may kaugnayan dun sa ating dun sa gate or door of the sheep na kung saan siya yung makapagbibigay sa atin ng salvation, security, and satisfaction. Importante, mga kapatid, sa gabing ito, meron kang kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. So, hindi natin pinag-uusapan yung religion. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, relasyon. Posible kasing meron kang religion, pero wala kang relasyon sa Panginoon. Ang higit na mahalaga, meron kang pakikipag-ugnayan, meron kang buhay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So alam nyo, ano man ang mangyari sa mundo, since He is the shepherd of our soul, buhay natin, secured. Yung buhay natin, merong satisfaction. Meron tayong tinatawag na kaligtasan sa ating mga buhay. Manalangin po tayo, mga kapatid. Before po tayo manalangin, basahin ko po yung verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it. Panginoon, ang layunin po kung bakit ka pumunta dito ay para kami magkaroon ng buhay. Para ang buhay namin ay ma-enjoy po namin. Pero yung buhay namin ay hindi namin magkakaroon ng kaganapan
kung wala kaming personal na relasyon sa Panginoon. Ngayon, gabi, pinakita mo na ikaw po at wala nang iba ang daan, Panginoon, ang tamang daan, ang tanging daan, O Diyos. You are our salvation, Lord God. Sa iyo lamang kami makakasumpong, Panginoon, ng kaligtasan. Kaligtasan mula sa kapahamakan, Panginoon. Kung kami magkakaroon ng personal na relasyon sa iyo, kung kami ay maniniwala sa iyo, kung kami ay tatanggapin yung ginawa mo para sa amin, na kung saan ibinigay mo yung sarili mong buhay para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, ito po yung umpisa ng aming pagkakaroon ng relasyon sa iyo. You saved us, Lord God, from our sins, Lord. At hindi mo lamang kami, Panginoon, na iniligtas, kundi ipiprovide mo yung aming, yung satisfaction for all of us, Panginoon. At binigyan mo kami, Panginoon, ng security, Panginoon. Na kami, pag nandito na kami sa loob ng gate na yon, Lord, pag kami ay pinapasok mo na sa iyong kaharian, Panginoon, sa iyong relasyon, Panginoon, pag kami meron ng relasyon sa iyo, Panginoon, secured na kami, Panginoon, that we will have an eternal life with you, Lord God. Maraming salamat, Lord, and even the security that we have in you, Lord God. Lord, turuan mo po kami na maging good sheep, Lord, at matinig namin yung boses mo sa buhay namin. Matinig namin kung saan mo kami nililid, Panginoon. Matinig namin na maging sheep kami na kung saan mo kami pupunta, Panginoon, dun kami pupunta. Kung saan mo kami nais, dun kami pumunta, Panginoon. Lord, ngayong pong gabi, alam ko po na hindi aksidente na ito po yung mga bagay na inalaan mong mensahe sa bawat isa sa atin. Minsan akala namin tama na yung daan na pinatutunguhan namin. Dahil sa aming kakayanan, dahil sa aming talino, dahil sa aming kagalingan. Pero ngayon, gabi, Panginoon, pinakita mo po, ikaw lamang ang magiging daan namin mapunta sa iyong kalwalhatian. Meron man po dito sa kasama namin, nakikinig ngayong gabi, na hindi pa niya alam kung paano pumasok dito sa pintong ito. Kapatid, kailangan mo lamang tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Paniwalaan mo yung ginawa niya sa langit. Ginawa niya sa krus para tayong lahat ay maligtas. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi. Marami pong salamat sa mga mensahe mo na ikaw lamang ang daan, Panginoon. At turuan mo kami, O Diyos, magpakumbaba kami, pakinggan ka namin, iyalis namin yung mga bagay na napakaingay sa paligid namin, Panginoon. Yung ingay na nagbibigay minsan sa amin ng doubt, yung ingay na nagbibigay sa amin ng anxiety, ng fear. Pero kung papakinggan namin, Panginoon, yung tinig mo, mawawala lahat ito. Mawawala ang agam-agam, mawawala ang takot. We will feel secure, Lord God. Dahil hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. You will be our light, Lord God. Bibigyan mo ng liwanag ang mga bawat dadaanan namin, Lord God. Kami ay matututong sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, tinatanggap ka namin, Lord.
Lord, that we declare, Lord God, that we confess tonight, Lord, that you are our shepherd, Lord God. Salamat sa pagpapakilala mo sa pamamagitan ni John, Lord, na ikaw yung shepherd namin, Panginoon. Ikaw yung pastol namin na aming susundan. Patuloy kaming nananalangin, Panginoon, sa battle na aming kinakaharap, Panginoon. Tulungan mo po kami. Tulungan mo kaming madisiplina yung sarili namin na sumunod kung ano yung dapat namin gawin upang kami maligtas, Panginoon. Lord, sa battle po ng pandemic na ito, hindi po kami susuko sa bawat panalangin, sa bawat gabi. Kami ay laging hihingi ng iyong awa, ng iyong grasya, ng iyong biyaya, Panginoon. Pakinggan mo po kami. We are humbling ourselves, Lord God, into your presence, Lord. Spare us, Lord. Spare your children, Lord God. Pakialam ka na po, Panginoon. Turuan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon. Iligtas mo po kami, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, that you are our sovereign God, the omniscient God, the omnipotent God. Ikaw yung nakakaalam ng lahat. Ikaw yung presence mo, Lord, ay nasa bawat isa sa amin, Lord. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. May your covering, Lord God, be with us, Lord. Sa bawat doktor, nurses, staff, na patuloy, Panginoon, na pagod na, punong-puno na lahat ng ospital. At patuloy namin hinihingi, Panginoon, yung awa mo para sa kanila. Palakasin mo sila, bigyan mo pa sila ng compassion, Lord God. Strengthen them, Lord. Panginoon, i-build mo yung kanilang immune system, Panginoon. At kung may mga season na sa buhay nila na hindi na nila alam kung bakit pa nila ginagawa yung mga bagay na ito, revive them, Lord God. Revive their passion, Lord. Revive their spirit, Lord God. Revive their body, Lord. And fill them with your spirit. Amen. Fill them with your presence. Fill them with your compassion, Lord. Fill them with your blood, Lord God. Cover each one of them, Lord. Napakarami na pong doktor, Panginoon, na even us, marami kaming kakilala na may mga COVID na doctors, Lord. We are praying for them, Lord, right now. Patuloy kang magpagaling sa kanila, Panginoon. At ngayong gabi, dinadalangin namin ang may mga karamdaman, Panginoon. Hindi lang COVID, Lord God. Napakahirap sa sitwasyon namin na when you battle for a certain sickness, Lord, napakahirap pumunta sa ospital. Humihingi kami ng awa mo, Panginoon. Si Mami Olive, Lord God, na ooperahan, Panginoon. Yalis mo po yung takot niya. Gumawa ka ng himala, Panginoon, sa buhay niya. Pagpakahayag ka, Panginoon, sa buhay niya. Alam ko, alam po namin, walang imposible sa inyo, Panginoon. May this be a turning point of her life, Lord God, to surrender herself to you, Lord. You speak to her, Lord God. Make miracles over her body, Lord, in the name of Jesus. Ano man yung mga irregularities sa intestine niya, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At yung si John Chan na nasa New Zealand, Lord, we are praying for him, Lord God, in the name of Jesus. Let your healing power be upon him, Lord. Let your miracle, Lord God, manifest in his body. May your provision, Lord God,
be upon him, Lord. Alam namin, walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay, you're the same God, Panginoon, kung sino yung mga nag-heal ka noon, ng mga blind person, kung paano sila nakakakita, gumagawa ka ng miracle. We believe, Lord, even right now, Lord God, maaari kang gumawa ng miracle, Panginoon, upang mapatunayan mo na ikaw ang Diyos. You are the powerful God, Lord. Salamat po, O Diyos, at sa mga kakilala namin, mga kaibigan, mga kamag-anak, si Tita Luring, Lord. Lord, ikaw po, O Diyos, ang magpagaling sa kanila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Mga kaibigan namin, mga anak nila na nagpa-positive sa COVID, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo ng kalakasan, resistensya kanilang mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, Lord, tinataas po namin lahat sila sa iyo. Umakatok kami sa pintuan ng langit upang pakinggan mo po kami sa aming mga dalangin. And we have this confidence, Lord God, that if we say our prayer unto you, you will going to hear us, Lord. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Ang kalooban mo ang maganap, Panginoon. Yes, at anuman ang kalooban mo, tanggapin namin sa aming puso at makita namin ang pagkilos mo, Panginoon. Makita ka namin, Lord, sa bawat serye ng buhay namin. Makita namin kung ano ang layunin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat, O Diyos. At sa bawat namamahala, namumuno para sa battle na ito, sa pamahalaan, sa DOH, sa lahat ng mga taong namumuno. Lord, bigyan mo pa sila, Panginoon, ng katiyagaan. Bigyan mo pa sila ng katalinuhan, Panginoon. Bigyan mo pa sila ng compassion, ng empathy, Lord God. Para makapaglingkod sila, hindi para sa pansarili kapakanan, Panginoon, kundi para maglingkod, O Diyos, sa mga tao. We are praying for each person, Lord God. Yes, Lord. Kilala mo sila by their names. Yes, O God. Kilala mo sila, makikita mo ang laman ng mga puso nila. Pagpalain mo yung mga tao, tunay na naglilingkod sa iyo, Panginoon. At yung may mga intention ng mga hindi, O Diyos, ngayong gabi, dinadalangin namin, usigin mo sila, Panginoon, upang magbago sila, O Diyos, upang magkaroon sila ng conviction, Lord God. Lord, marami pong salamat, O Diyos, marami pong salamat. At sa mga bawat personal prayer, Lord, dalangin ko po, O Diyos, katagpuin mo po, Panginoon, ang mga personal intentions ng bawat isa na kasama namin ngayon. At sa mga bawat answered prayer, Lord, marami pong salamat, Lord. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa bawat pagtugon mo sa mga panalangin namin, O Diyos. Ngayong gabi, Panginoon, yung kapayapaan mo that transcends all understanding, Lord, ang mapa sa isa, mapa sa aming lahat. Dahil kinikilala namin na ikaw ang aming pastol na gagabay sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan. Sa gabing ito, patuloy kami mag-ibahagi sa padalhan ng ito. Papasalamat pa po. Nagpapasalamat po kami sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Tunay po, ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming katubusan. Ikaw ang aming kasiyahan. Salamat po, Panginoong Jesus.
sa iyo maghandog ng sariling buhay. Tamo namin ang buhay ng panahalan. Kumain po tayo ng tinapay nito, sumasagisan sa katawan ng ating Panginoon, tanda ng ating pagmamahal sa Kanya at paggunita sa Kanyang ginawa para sa ating lahat. Dahil din po sa banal na dugo ni Jesus, kami ay napatawad ng aming mga kasalanan. Natubos ang lahat ng aming mga pagkakasala. Inagaling sa aming mga karamdaman. At pinagtibay ng iyong banal na dugo ang iyong pag-ipan sa amin. Kaya sa gabing ito, iinom kami. Ang grape juice na ito sumasagisag sa iyong dugo. Tanda ng aming pagkilala sa iyong ginawa. Para sa amin, pagpapatibay sa iyo, pagpapatibay sa aming lahat. Pinupo tayo ng sabay-sabay na kayo pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat po for joining us tonight. Ate Evelyn Gamboan, Kuya Obet, Bobby Makmak, Kenneth, and Bless, and Miggy. Maraming salamat sa inyong lahat. Karika Castillo, Ka-Edith Degia, Sir Jing Pabon, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Sister Cecilia Madroño, Ate Tess del Rosario, Sir Shan Cois, Sister Rodora Grace Rimas, hello again, Sister Ellen Ong, Sister Arlene Uson, Sain Gano, hello. Kuya Ray Gonzales at sa mga Gonzales po dyan, Sister Maribik Villaseñor, hello po, ingatan po kayo ng Panginoon sa inyong napaka-busing pagkakawang gawa sa inyong mga sa community po nyo. Sister Feli Aquino, Ate Feli, Sister Jing Pabon, Ma'am Husta, Sister Husta dyan, Nanay Lolita and Tatay Ador, Sister Erlinda Cruz, hello po. Lola Peting, hello Lola Peting. Mag-ingat po kayo, wag po kayong labas ng labas. Hindi, wag po kayong lalabas, please. Brother Ahmed Abdullah, Ahmed Kapuyan na pala. I think this is your first time, Vicente Killing Jr. Sabi niya, Ekklesia everywhere coming together to worship Christ. Amen. Kaning Jimenez, hello po Kaning at sa buong pamilya ninyo. Kabet, hello po sa mga taga-Hagunoy dyan. Ingatan kayo ng Panginoon. Tetet, Tisha Ople, Ate Tess, hello. Jade, Joshua, Nathan, and Lucky Bear. Hello, Sister Beng, Santa Mina. Escar, basta Sister Beng sa Tamina. First time ni Sister Beng, hello, Seiya M.A., Maria Isabel de Guzman, Ate Joanne, Kuya Jerry, and family. Sister Jenny Bacoy, Sister Risa Poseido, Mami Sean, and family. Sister Madis Jericho De Vera, hello classmate from, I think, California, basta nasa ibang bansa siya. Brother Rex Agusti, Mark Ancheta, Robert, Kuya Bobby Gonzalez, hello po, Sister Glenda Martin, Daisy Balo, Sharon Alcantara, Pastor Gilbert, pwede ba ni Pastor Gilbert? Kasi may bago siyang bay, congratulations po. Nanay Esther, Tatay Cesar, hello po. Shawnee Poseido, Mami Sean, hello po, namimiss namin kayo. Sister Rosemary Sherbo and Ate Gemma Sumile, Sister Glad Alcantara Galano, Brother William and Gwen, hello sa'yo, very good Gwen, congratulations. Sister Josepa Kulanay and family, Tatay Edmundo and family. Sister Erlinda na ano ka na. Brother Aldwin, patuloy kang ingatan ng Panginoon. Michelle K. Policarpio, Johan, Mateo, hello. Ma'am Abet and Kuya Jojo, magandang gabi po. Edna, Tito Ben and Tita Judy, pati hindi ko na ano. Leonora Calion,
Welcome sa ating Bible study, Devo. Sister Josette and Painado, Wilma Tamiing, Jennifer Camero, Jonah Lopez. Welcome, Jonah Lopez. Ate Che Pugoon, ang buong Pugoon family. Hello po sa inyo. Patuloy kayong palakasin ng Panginoon. Emma Gonzalez at saka mga De La Cruz sa Cavite, nawa dalangin namin nawa ang patuloy na kagalingan kay Nanay sa mawala lahat ng pain na nararamdaman niya. Maraming salamat po. Yung iba po na hindi ko nabate kasi po parang nagloloko na po yung cellphone ko kanina pa. Hindi po makuha lahat ng feed. Hello po sa mga viewers natin sa YouTube. Kinakain po kayo ng Panginoon. God bless. God bless everyone and good night.